5 na. Ilang beses na lang pasok yan? Mga bata kan, hindi naman dito kami. 5 na. Lalagay na. Galing po kami sa ano, Mindanao, Lanao del Sur. Doon po kaming kuan, taga doon. Dahil doon sa amin, medyo mahipit yung kuan, magulo doon. Kaya pumunta kami ng Baguio, parang magtinda. Sa akin po, eh, talagang galing Mindanao tayo. Dito po sa Maging Lanao del Sur, dyan po akong pinanganak. Tapos, nung, kaya pong ako ay pumunta rito sa part ng Luzon dahil hindi ko po nagustuhan yung nangyayari dyan. Ang gusto ko po, yung mga halimbawa, kung mga pangasawa ko, yung maganda yung kinabubuhay, hindi yung kinabubuhay namin sa part ng Mindanao. Kasi sa part na Mindanao po, ang karamihan po dyan, naririnig nyo na sa mga balita, nag-away-away. Kami po ay, kung ako lang po ay gusto ko po yung matahimik. Kaya po ay ako ay pumunta ng Luzon. Wala na akong balak bumalik sa Mindanao dahil ang una-una, dito po sa Luzon, maganda po ang ano, yan, maganda po ang pangpalalakad ng gobyerno sa mga katulad namin na Muslim. Ang ginagawa ko po sa araw-araw, pagising ko po sa umaga, yung oras mga 5:30. Pagising ko po sa umaga, mga 5:30, magsisimba. Pagtapos pong magsimba, lalabas po sa bahay. Pagtapos magsimba, ano po, yung pakainin ko yung mga alaga ko ng maliit lang ng mga manok. Tapos, maliligo, papasok sa bahay, kakain, tapos magtitinda. Papunta rito magtinda. Mga oras na yung bago ko palis ng bahay, mga 8 o before 8. Sa hapon naman, umuwi kami ng hapon, mga 7. 7, saka mga siguro lalampas na mga 10 minutes. Sa gabi naman, pag dumating sa bahay, manunod ng mga balita, mga siguro before 10 o 11, tulog na. Ako po ay pag ganitong mga holiday, bakasyon,
Dahil sa akin po, hindi po ako nakapwede magbakasyon, hindi po hindi ako mag-alidi dahil kailangan ang alidi natin pag nandiyan tayo sa pinagtitinda natin. Walang bakasyon. Kahit Christmas, nandito pa rin tayo, nagtitindi pa rin, nakikisama pa rin sa maraming tao dahil masaya tayo pag maraming tao namamasyal, nabibinta natin, okay na rin sa atin yun. They do not call it demolition. It's just we have an anti-peddling law here, anti-peddling ordinance. So, because streets, sidewalks, etc., other public places are not supposed to be used for personal interest because it's for public use. So that's a premise of the government. So, but because we do not have any choice or we do not have work, there are very, very limited employment opportunities in the city. There's no choice given to us but to look for jobs, or we create our own income generating activities. And vending is one of the most, the easiest, because we do not need any big sums of money for capital, and we do not need to be educated to be able to vend. It's just, say, your sweetest smile and it's enough for you to be able to earn a small income for your family. They usually confiscate your goods and they destroy your goods. They destroy your, usually the vendors carry their own seats, their, what do you call it, the containers, all that. Containers are broken to pieces. The small chairs are also broken to pieces, and the goods that they vend usually are destroyed or they are burned. Yung pwesto ko po ay nag-arkila po ako. Tapos napapalabas ko po yung kwan, arkila ko doon. Mas maganda po yun dahil nakapwesto ka, may tax ka sa gobyerno, nakabid ka ng tax, may permit ka, mas maganda po yun kahit sa sa sidewalk. Kaya po, palabasin. Ang upa namin po ay 10,000 lang. Pero kaya niya po palabasin.
Sila Joseph, papuntahin mo na rito pag nagawin dyan. Sa amin po, sa pananaw namin sa panagbinga, okay po naman o yung pagtitinda. Marami po tayong bisita, kaya dumami po yung kwan. Mayroon din konti, katamtaman lang. Yung mga pwesto po dyan, talagang yung iba ay nagpwesto. Yung iba, mga kagaya namin, hindi po kami nagpwesto dahil alam mo naman, nagsasidewalk lang tayo. Maganda po yung panagbinga natin dito sa Baguio. Una-una, lahat ng karamihan dito sa Pilipinas ay pumunta rito pang manood lang ng panagbinga. Hindi na pwede ito. Sinilas mo. Ha? Kung nga, bibili ka daw. Ano to? How much is this? From Malaysia. Daya mo. Daya kita yan. Sige lang. Okay. Yung tinitinda namin, galing po yan Maynila. Dinideliver sa amin. Yung iba, pinapautang ko sa inmin. Yun po ang tinitinda namin. Katulad po yung paninda ko po ng ano, country song na CD, binibigay po sa akin 80 pesos. Pero pag consignment, 100. Mabinta ko ng 120, okay na rin sa akin yun, may 40 pesos ako doon. Kasi ang una-una, kaya napili namin po yung country, yun ang gusto ng tao. Pangalawa, minsan po, kaya nalaman namin gusto ng mga taga-Baguio dahil talagang country na para talaga sa ibang bansa yun, mga gaganda. Alam mo naman tayong mga Pinoy, mahilig sa imported. Yung CD namin, maganda po ang pagkagawa. Mayroon pang mas maganda pa doon yung original talaga. Yung pinaka-original, hindi kami, pwede kami magtinda doon, kaya lang, mahal ang presyo. Abot na 400 plus, hindi kagaya yung sa amin. 120 lang. Yung oras na sa gabi yun, ano, mga 9, last 9 ng gabi. Tapos, ano, yung sinalubong kami. Pag sa lubong namin, pababa kami, pataas sila ng apat. Si Mrs. Tsaka yung anak ko lalaki, nauna na sila doon. Sa baba. Pagbaba nila, tapos yung apat na lalaki na naglalakad, na mga maliit na maitim, kaya medyo madilim sa taas eh. Tapos, bigla ako nakarandam ng hangin. Paglingon ko, sabay awak sa akin. Tapos dila ako nawakan dahil na-sled ako. Ang nakuha nila yung radyo, ICOM. Yung maliit na ganito. Nagaw nila sa akin. Tapos, nung naka-ano doon, yung bag ko nakalagay dito. Tapos yung bag nandun, yung sabitan, ganito. Nakalagay dito yung sabitan, medyo malayo siya. Yung isa tumakbo. Pagtakbo yung isa, tumalon siya. Yung tatlo na iwan pa yun. Lahat nakaganyan. Kasi madilim, nakatutok na baril. Nung hinawakan yung bag, ginanon ko rin, nahawakan niya. Natakbo niya. Pag siguro 2 meters, takbo yun. Paglingon niya, hinto niya, sabay baril. Pum, pum. May tama na ito, tama ko. Tapos, nung tinaman ako, hindi ko narandaman. Narinig ko yung baril, sabi ko mamatay pala ako, tumakbo ako sa danan. Pagbaba ko dito sa danan dyan, sumisigaw ako, sabi ko, hold the pair, tulong, tulong. Tapos,
Ang dami yung mga taga rito pupunta doon. Yung naman yung ano, mga tao tumakbo sila, hindi namin alam kung pumunta doon o pumunta dyan. Yung nawala, maabot ng kwan, 250,000 punan. One week yun, one week na punta ko sa Maynila, na Tsambaan. Mga one week na yun, nakapamilya ko ng mga cellphone, yun. Kaya hanggang ngayon, yung presyo yung cellphone, hindi ko pa nabayaran, utang ko sa tao. Utang ko sa tao na yun, pero yun, walang interest yun. Sabi sa akin yung tao, sinisingil ako, sabi ko, wag muna. Pag makaroon ako, babayaran kita. Pero okay naman, mabait yung tao. Kasi alam na yung nangyari. Tsaka nakadalaw pa sa akin sa Juan Mania Hospital nung nadala ko sa hospital. Kaya dito, pag dumadaan din, pag umuwi kami kagabi, nagsama-sama kami. Sabi niya, bakit marami kayo? Sabi ko, marami kami kasi doon sa daanan namin, madilim. Una-una, yung mga baka mamaya may hulda perdon, pag isa, dalawa, tatlo, nakakatakot kasi yung nakikita dyan na tao, misan, lima, anim. Sa ganitong pagtitindang nakaharap namin, minsan, alam nyo naman minsan sa customer natin, yung mga customer natin minsan, tinitingnan nila yung nagtitinda. Pag yung nagtitinda, medyo tinatamad. Pag tinignan nila yung paninda, medyo binabarat nila para yung magtitinda. Doon nila nakikita kung yung nagtitinda talaga, itunay na hindi nagagalit sa customer. Dito po sa Kwan, Malconi Square, meron kami organisasyon dito. Halo-halo po kami rito. Kaya binuo namin dahil para sa mga orga member namin ng magtinda, maghanap buhay, para sa mga kasama namin, para kami magkakapatid lahat. Malaki pong pakinabang yung asosisyon namin dahil tuwing linggo po ng katapusan ng buwan, naginuan, nililinisan namin po ang buong plaza. Tapos, pag kami po ay nagtitinda, pinabantayan namin po yung mga mangugali dyan para hindi nila po kami madamay sa pagtitinda namin. Kasi una-una, minsan, pag maraming ano, nagtitinda dyan, nakabala dyan, maraming tao, mayroon nagre-reklamo, nadudugutan. Pero at least, pagka kami ang nagtitinda, binabantayan namin yung tao na dumadaan para walang makalapit sa kanya na masamang ugali. Gabi na! Itong taon na ito, medyo bubaba. Hindi kagayong nakaraan na taon na maganda. Itong taon na ito talagang pahirapan ng ano, negosyo. Itong January, February, talagang nararamdaman natin na talagang mahirap magnegosyo.
Bonnie. Ngayon may sarili ako, may sarili akong shop ngayon. Ligua ano pwesto. Talagang kunin niya kagaya nung nakaraan na taon, itong taon na tumatakbo. Talagang mahirap. Ay sa akin ba, Ma? Tama sa akin. Malaysia. Mas maganda ngayon na umuupa ka kasi kumikita ka na konti. Kahit sa hindi ka umuupa, inahabol ka ng pulis, tapos wala ka naman mapwestuhan, hindi ka makaposisyon, wala ka rin mabibinta. Ngayon nangungupaan ka, mas maganda rin. Kasi total may yung customer, mayroon ka niyang pupuntaan ka niya sa pwesto mo. Tura nito noon, ganito yan. Bundok na yan. It's like that. Like that. Bundok. Mas maraming kahoy. Kahoy. Tapos nung parang ginawa ng ganyan, para mapatayo ng bahay, ganyan. Ganyan yan, slide yan noon eh. Parang yan. Mga kahoy. Ganito rin katerik yan o. Ganyan din yan eh. Kaya lang, nakatsaga. Naalis. Unang-unang nagtayo rito eh, kwan eh. Yung bahay dito, yun ang una. That house. Tapos, ito sumunod din ito eh. Parang sunod-sunod. Oo. Pang ano rin ito eh, siguro pang lima. This is the, maybe the fifth. This one? Yeah. His house? Yeah. You are the fifth. You're the fifth. What year was this? Anong taon ito? Taon to, tiniran. Ano na ito ngayon? Mga magpipito na eh. 7 years ago? 7 years ago. Oh, so fast. Okay naman. Kasi ang Islam maganda eh. Mas, kahit anong karami ng tao, walang tao pag Muslim ka, maganda. Kasi ang Islam, hindi nagkikipag-away. Meron daw kwan mga leaders ng mga babae dito ng mga Muslim.
mga babae. Wala naman, panay lalaki. Puro, it's all men. Kasi ang Islam, bawal magiging leader yung babae. Okay, in Islam, the kailangan women lalaki are not allowed to take a lead. Kasi sama nila, meron. Pero sa Quran, sa Islam, sa Quran, bawal magiging leader yung babae. Kailangan lalaki. Kasi ang babae, sa house, hindi pang display, kaya pang bahay. Pwede rin na magtatrabaho. Yun. Pero kung sa communication, halimbawa leader, president, babae, pangit. Lalaking importante. Mayamang kayo man, baka sa buhay, sa akin po, normal po. Okay na rin sa atin, kahit anong dumarating sa atin ng syorte, matatanggap natin. Basta importante, magtinda tayo sa tamang paraan. Magpakabait tayo sa mga customer natin. Kasi sila ang bumibigay sa atin ng customer. Ang inaasahan natin sa pamilya natin, yung mga bata na makapag-aral sila, hindi nila makagaya natin na hindi na masyado nakapag-aral para maranasan nila rin yung hindi natin naranasan. Pangarap, ambisyo, yan lang ambisyo natin. Pangarap natin yung walang nagkakasakit sa pamilya, kumain tayo na 3 bisis sa isang araw, okay na rin yun. Wala na tayong may dagdag dyan. Kung ano ang nandyan, yan din ang matatanggap natin. Ganun pa rin talaga ang issue natin na tayo. Kung sa ako lang, hindi po ako nangarap, basta importante yung pamilya natin. Walang nagkakasakit, nakapag-aral ng tamang paraan, kumain tayo na 3 bisis, okay na rin yun.